So, welcome back to my channel. Magtatagalog po ako ngayon kasi yung topic natin is about Mayweather, yung pagbabalik niya. So, alam naman natin na mahilig magpasikat yung Mayweather. Before the fight of Deontay Wilder versus Ortiz 2, nag-announce si Mayweather na magbabalik siya sa ring this 2020. So, dalawang fights yung gagawin niya. Sa May tsaka sa May at saka sa September. So, yung topic natin is yung possible 5 fights na magaganap versus Mayweather. So, discuss natin. First is about Mayweather versus Manny Pacquiao. So, possible siyang mangyari kasi undisclosed pa yung fight nila, although unanimous decision, pero maraming fans yung dismayado sa laban nila kasi nga, 'di ba, napanood niyo naman, takbo ng takbo si Mayweather. So gusto talaga nilang may part Pacquiao Mayweather to. So possible fight is Pacquiao versus Mayweather. So yung sabi kasi ni Mayweather, nagpartner siya with Dana White. So possible UFC fighter na naman yung makakalaban niya. Either si mamaya ko na sasabihin. Talagang to si Mayweather, gusto talaga niyang magpasikat. Kaya before ng fight, inanunsyo na. So Mayweather versus Pacquiao. Possible 'yan kasi si Pacquiao nagiging underdog na kasi si Mayweather sa welterweight division kasi wala, inactive siya for almost 1 year, ay almost 2 years ata inactive siya si Pacquiao, aktibong-aktibo. So talagang possible mangyari yung laban nila kung papayag nga lang si Mayweather. So fight number 2, yung possible na mangyari is sa mga boxers muna tayo, huwag muna tayo sa UFC, pero kasali sila dito sa list. Number 2 is either Errol Spence or Canelo Alvarez. Unahin mo natin Canelo Alvarez versus Mayweather. Although mataas na yung timbang ni Canelo, nasa light heavyweight ata or sa light heavyweight ata si Canelo. O basta 165. Mas mataas yung timbang ni Canelo Alvarez kaysa kay Mayweather. So, alam naman, aakyat pa si Mayweather. Hindi siya gustong nahahassle siya. Gusto niya siya lagi yung advantage. So, kung talagang desidido si Canelo, pwede siyang bumaba or catch weight sa mas mababang timbang. Pero mahihirapan niya dyan si Canelo. Si Mayweather naman, Canelo. So, siguro sa 100%, may 55%. Sa Pacquiao Mayweather, siguro around 70%. So, another is, number 3 is Errol Spence versus Mayweather. Top welterweight ngayon, si Errol Spence. Pero dahil sa nung nadisgrasya si Errol Spence, car accident, malabong makabalik early 2020. So, possible doon sa second fight na sinasabi ni Mayweather. So, Errol Spence tsaka Mayweather. Number 3. So, around siguro sa percentage, siguro mga 45%. Bigyan natin mga 45%. So, number 4 is either a rematch between Mayweather and McGregor. Naku, alam nyo naman si Mayweather, pera-pera lang talaga yan. So, kahit si Conor McGregor yung kalaban, okay lang sa kanya. Alam naman natin super underdog si heavy underdog si Conor McGregor kasi kahit na walang hangin si Conor. Although malakas yung niya, pero pag long nung tawag niya diyan pag matagalan na talagang hihina ng hina si Conor.
Okay sana kung ma-knockout niya sa early rounds, pero you know na si Mayweather, tinaguri ang most kung sa basketball pa most defensive player siya. Hari ng defense. Pero yung pinaka malaking percentage na mangyari sa early sa sabi nila sa May daw is yung Khabib versus Mayweather. So yung sa kampo ni Khabib lagi nang kinakausap ng kampo ni Mayweather yung Khabib team. Kaya nga history check lang tayo. Nagpa-summon si ano si Dana White kay Mayweather. Summon ba tawag doon, basta may term. So gusto niya ni Dana White hindi direct kay Khabib kumausap si ang kampo niya, ang kampo ni Mayweather. Gusto niya dumaan muna sa kanya kay Dana White. So ayun, sa post nga sa Instagram ni Mayweather, may partnership si Dana White at saka si Mayweather. So possible fight pinakamahal ngayon si Khabib sa UFC. Isali na natin sa siguro pang-anim si Masvidal, pero malabo talaga mangyari si Masvidal. Masvidal versus Mayweather. So yun lang, abangan na lang natin kung sino talaga yung makakalaban ni Mayweather. Two fights ang sabi niya, May tsaka September. So let's see kung sino. Hopefully si makuha natin ay makuha ni Pacquiao yung Mayweather Pacquiao 2 para alam naman natin na super underdog si Mayweather. Siguro naman sisiguraduhin ng ating pambansang kamao na manalo siya sa second fight para naman magkaroon ng number 3. So talagang malaking pera yan sa boxing. Malaking pera yan pa sa both fighters tsaka sa mga promoters nila. So that's it guys. Please click subscribe and notification bell para sa mga susunod na video. Thank you.